everything would really be a disadvantage, cannot benefit your roosters. Because one of the problems combating tatalo pumarok is because of digestive stress. Ngayon. Ayan. Ang itlog. Kailangan makunat. Ito mo. Pagka mo. Tumatalbog. Kasi, kung malasado itlog, malasado din ang score mo. Oo. Tanda mo yan. Kailangan makunat. At, ang ginagamit ko, press milk. Yung kulay green. Kasi yung kulay blue nito ay tiyanong full cream milk. Versus powder. Ito lang ang hindi tumitigas. Ito lang. At with Jamil. Nandun lahat o. Ito na. Ngayon, ang aking binababag, full corn, piece of cake, at saka red meat. Trigo yun. Kaya ganito yan. Anyway, malapit naman kayo sa akin, kaya ako siguro magsalita. Corn. Oh. Oh, whole corn. Whole corn, kunyari ha. Kaso, crack corn to. Huwag kayong gagamit ang crack corn. Pangit yan. No problem, Doc. Yellow or white corn? Basta whole corn? Hindi. Hindi pwede white corn. Yellow corn. Ang white corn, iba magiging ipot niya. Pagka basa yung yellow corn mo o red corn, ang mangyari, ang ipot sabog. Hindi so, nyo, yellow corn. Oo, oh, ganyan ako kabaliw sa conditioning, sa to lang. Yung man, kung ano man yung nakita ko, nung kung ano pinakain ko ng umaga, iintayin ko yun sa hapon kung ano ipot ng manok. Binibilang ko pa. At sa araw ng laban, kung anong oras niya inipot yun, dapat ganun din makita ko sa araw ng laban. Kasi kung hindi niya inipot yun, ng ganung klase, sa oras ng laban, naninibago yun sa lugar. Tandaan nyo yan. Isang mga pangaral ko sa inyo na matatandaan nyo. O, 30%. Yan. 2. 3. Kailangan meron kang takalan. Ito pangit dahil flat. Iba spoon ko na ginagamit talaga. Pero kung ano man yung spoon mo, yun ang gagamitin mo at dadali mo sa sabungan. Kasi pagka sinabing half feeding, alam ko na, hapyaw pa lang. Huwag mo makakalimutan ng kutsara na ginamit mo from day one. Kung hindi, pumunta ka Jollibee. Parang plastic. Ay, score mo, tingnan mo. Walang nangyari dyan. 15%. 1. Hinap. Mahinap. Mayan. Royal Pizza Pit, 50%. 1. This is good for 10 heads. Lagay kong tubig. Tapos aalisin ko lahat ng dead grains. Because the dead grains itself, walang karapatan po yan sa buhay niyong manok. Dead to siya. So, tanggalin mo. Tapos, lalagay ko na ngayon yan ng Jack Jones. Tapos, lalagay ko ng tubig. 10%. Kung ano pa kaya mo ng umaga, ay nakababad ng buong gabi. Ang pagkain ng hapon ay nakababad ng buong araw. Okay, ayan. Nakababad. O ngayon, namagana. Nagdami yan. I-release mo, strain mo muna. Meron kong ganun. Yung mosquito net, no? Fish net. Tapos mo, pagka ganun, saka ka lalagay sa tubig pa para mawala yung acid. Itong Jackie Oats, marami po nagpa-practice ng tinatawag na sour oats. Okay. Kasi kung pakakainin mo ang manok na dalawang kusa na ganito, tingnan mo yung ipot, ganun-ganun mo, mapapansin mo na ang ipot niya, ang dami fiber. Kasi hindi nga nadadigest ang fiber eh. So, sabi ko, sumayan. So, ang gagawin ko, either ibabad ko siya, o kaya,
Dalawang araw na kababad, lalagyan sa refrigerator para hindi magkaroon ng maprolong yung fermentation. Kasi pagka maigit, bubula eh. Pagka nilagyan mo sa refrigerator, sigurado ko, ayan eh, mag-slow down yung fermentation rate. Ngayon, pawa ka isang honey. Isang kutsara. Kung itong konti ito, gawin mo ganito karami. Lagyan mo tubig, hanggang dyan. Lagyan mo ganyan ng honey. Isang kutsara. So, that certain mixture, pwede mong gamitin siguro na mga limang araw. So, meron ka na namang panibagong ginagawa para tuloy-tuloy. Pares naman ang tubig mo sa farm mo, pares din naman yung honey na ginamit mo, pares din naman yung greens na ginamit mo. At pares din yung oras na ginawa mo. Kailangan, you have to be consistent about the time, your takalan. I do it part by part. Ibig sabihin, according to takal at not according to weight. Ang weight, ibig sabihin, timbang. Kasi ang timbang ng tracheos ay iba sa timbang ng corn. Ganyan ang corn. Ang tracheos, ganyan karami. Okay, so hindi tayo pwede nun. Ngayon, pagka wala na yung tubig, dyan ako magbibigay ng hot goods. Isa. Tapos yan, kaya iba hipo naman ako na dinokondisyon mo. Basta whole corn ha, whole corn. Lalagay ko ngayon ito. Ang susunod dyan ito. 1 egg is to 5. Alamin mo yun yan. Eh siyempre, basa-basa ng konti yan. Siyempre, kasi nasok mo. Pero pagka napansin mo, sa day 1, day 3, day 5, day 7, o kaya whatever it is, napasa. Ito mismo, pahandaran ko sa electric pan. Nakatapat. Para hindi basa. Para pagka mo pinakain, maganda na ipot. Kasi kung masyadong basa, bibigat ng manok. Banda mo yan. Hindi maganda sa kanila. So, you depend the mixture, the consistency, and the water content according to the droppings. Bandaan yan. Hey, that's 145, no? 154 pala. Dahil yun lang out course, no? At saka ano, okay. Ngayon, hindi pa yan. Morning only, Texas powder. Two tablespoons for 10 heads, morning only. Okay, reason. Bandi, pwede ng hapon. Kasi, matutulog ka na lang, nakasukal ka pa. Let them rest. Let them rest. Okay. Ngayon, ito, makukod yan. Kasi siyempre yung greens, lalo na, basa yan dahil sinok mo yung ano eh. Ito lang hindi ko pinababad. Reason, kasi ito po ay wala pang 30 minutes, tuno na. Yan. With the meal. Morning, afternoon. Morning. Morning. Sa afternoon, meron din. Okay. Ang with the meal, ito ang kinakain ng bukbuk. Yung parting yan. Because they know that is the most nutritious part of the trigo. Actually, trigo and wheat. Wheat and wheat. Ayan, ha? Kita mo, sumuot pati sa mga egg white. Ha? Then,
minutes. You add your, no. Mag-meal ko muna. Ang pellets dapat 3 minutes bago ka mag-feeding time, lagi mo. Hindi pwedeng pellets muna, tapos lagi mo ito. Tunaw na yung pellets. Minsan may namamatay pagka nabulunan. Oh. Dahil minsan yung mga magagaling na manok, at saka yung matakaw na manok, yung pangayon magaling, minsan nadidisklasya. Hindi mo maintindihan minsan, pero siguro... Hindi nakalaan. Hindi nakalaan. Oh, nakaukit sa kadana eh. If you want to be a little bit biblical in your statement, it's God's will. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 tablespoon per head. Pero kung ayun yung ganun, may beaker o takalan. Sukatin mo na kung ano kasi sa 10 para isang ganun na. Okay? Tinuloy nito ha, pagka ako inalo. Nakita mo ba yung sabaw? Saktong-sakto lang, oh. Hindi sloopy. Hindi maputik. Ha? Oh. Sabi ko, amin yun, oh. Ha? Oh. Pwede yung panghimagas. Tataba-tauan dyan. Masarap pa yan sa kinain natin. Happy? Masarap? Oh. Pero simple lang ako sa pagkain. Kasi ang ipot niya sa simula, ipot pa rin niya hanggang huli. Kasi hindi ko na papalitan to, kundi carb loading na lang. Last 4 days. Mamaya ako pag-usapan yun. Tapos, sabi na rin, oh! 4 o'clock na! Feeding time! Isa! Dalawa! Takbo na ako. Kunahin ko yung mga manok lang kinukondisyon kesa doon sa nakakord. O yun, nahil nakakord. At huli ninyo ang panlaban. Lusaw na yan. Kasi, hindi, yung tali nila, masyado nilang inaano eh. Pepersa. Pagka mo hawakan yan talaga, ito mo, tama-tama lang moisture. Ay, ipot, ang ganda eh. May parang kulay brown with a little whipped cream on top of it. Actually, yung whipped cream is the urine part of the chicken. Yan. Ngayon, tapos tayo dyan. Ngayon, nandiyan na. Pare, nasa 0-0 ba? Nakalisya pong konti. Dito mo dyan, dito dito. Lik. Papakita ko sa iyo kung anong dami ng papakain sa kaka. Sino-sino? Bawat linya is 10 grams. Pagka nandoon, 50 grams. Sakita niya? Di, ang pili ko sa pa natin, 35 to 40. Ha? Okay na po. Go. Nakatalikod ako. Sa tingin ko yung pulso ko, ay hindi pa ako masyadong nalalaos. Kasi nagagamit lagi. I've been doing it every time. Hanggang ngayon, nag-aalaga pa rin ako ng manok. At di lumalaban kasi gusto ko lang, may nakikita akong manok dahil yan ang naging kabuhayan natin eh. Ilan? Ano ako saan? Sako? 35. I told you, it's 35 to 40 grams. Ganyan ka konti lang, malapad na katawan ng manok, at natutunawan sila. Hindi na kukuha yan sa parami palakihan ng butsi. Kala niyo ba, abang mas malaki butsi, kala niyo, mas malakas pumalo? No. You are all mistaken, sir. Dok, kasi, sa istag po. Ay, dito ganyan natin, ganyan 60. Ito. Sa cut kung 40 na, no? 30 to 43. Sa
Hashtag mo, 50-60. 60 lang. Ah, 55. 50. 50, 50 lang. Okay. 50 grams. Sa 55, di ba? 50, 50, 50, 50 lang doon. 50 sa mga yung magtunaw ay normal. 60 doon sa mga mabilis bumagsak ang timbang. Nako mo? Hindi ko sinabi 50 kagad o 60. Now, I am here, author of the book. Ako na sasaya sa DVD. Ngayon, ako ngayon ang pwede magsabi kung ano ang pwede kong sabihin ngayon dahil hindi naka-edit eh. Oo. Kasi may manok na mabilis magtunaw. At may manok na mabagal magtunaw. Kikilalanin mo yan. At yung sinabi ko kanina na kilalanin yung manok ninyo pagka pinapwede nyo kung may 1 meal a day skip every week. Ha? Wala niya ha. Tapos yung bato, wala na to, hindi ako sabas timbang to. Yung wala naman yun yun. Isang kurot. Ano yung bato to? Bricks. Stone bricks. May marble, merong bricks, merong shell. Maganda pa nga to, nilagyan mo ng charcoal eh. Dinigdig mo. I would say that's the most complete na na pwedeng makatulong sa kanilang digestion natin. Now, if you use warm manok, prego na ko. Kasi sa conditioning, gusto ko ganyan lang. Although, I would admit, maganda input nila sa warm manok talaga. Kasi pagka manok mo naglalaro ng tubig, bigyan mo warm manok, maganda. Palagi buo eh. Linusaw kahapon, kinabukasan, buo na. Yan. Ngayon na yan. So, itutuloy ko po ito sa carbo-loading. Carbo-loading ha? Lagyan dito ha. Carbo-loading.